Hello guys, kumusta kayong lahat? Welcome back to our YouTube channel. Sa video na ito guys, ay gagawa tayo ng cellphone na nasunog ang saksakan ng charging pin. So, ang model po nito ay Huawei. Sinarge po ito magdamag, nakalimutan sa tanggalin ang nangyari, nasunog ang pinakasaksakan. Buti na lang, buhay pa siya guys. So, ito po ang problema niya. Hindi na po masaksak ang kanyang charger, hindi na po mapasok dahil nasunog na ang pinakasaksakan. Kumbaga, natupi-yupi na po ang pinakailalim dahil sa pagkakasunog. So, ang sabi po ng may-ari, grabe po talaga ang nangyari sa cellphone niya. Buti na lang, hindi nasunog ang bahay nila. Kasi ang charger po talaga daw nito ay umuusok na nung nakita niya. Nasira ang charger. So, buksan na natin. I-check natin kung magaya pa ba ito gawin. Mapapacharge pa ba natin. Buti na lang guys, ang cellphone niya ay buhay pa rin. Hindi pa namatay. So, yun po yung madalas na dapat niyong ingatan na huwag niyo po i-overcharge ang inyong cellphone para hindi po talaga masisira or hindi masunog. O di kaya, battery naman ang sisirain. Dito naman sa problema na to, ang natamaan ay yung pinaka-saksakan lang talaga niya. Nasunog po talaga. Ayun, ay remove na natin yung pinaka-screw niya. So, ilan lang po ang screw nito guys. So, sa baba lang po natin siya tatanggalin kasi doon lang naman po ang naging problema. Hindi na natin babaklasin kung ano man ang meron dito sa loob. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, yung pinaka-takip po o yung pinaka-frame ng speaker ay nasunog na. So, yun, pati yun po yung pinaka-saksakan sa ilalim, yung frame ng LCD nasunog na rin dahil nag-spark po ito at umuusok at nasunog. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, sobrang itim na talaga ng saksakan, pati yung frame na pinagsasalpakan dun sa ilalim ay nasunog na. So ito po yung gagawin natin ngayon. Paano ba ito palitan? So para makita natin, malaman natin talaga na yun lang ang sira, kailangan natin palitan. So, unang-una, hindi po talaga siya na mapasukan ng charger dahil nayupi na yung pinaka-ilalim niya dahil sa pagkakasunog. So una, alisin muna natin. So ganito po maggawa ng ganitong problema. Ayaw mag-charge. So tatanggalin muna natin yung pinaka-charging pin. So yun po yung natamaan talaga dyan. Bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout muna kay Kubal24 Ibrahim, Jaden Mayula, Gilbert Erika, at Miguel East. So shoutout po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga viewers. Maraming salamat po sa palaging panunood. So natanggal na po natin ang charging pin. So i-remove natin yung, na-remove na po natin yung pinaka, ano niya, tawag dito yung guma. Kasi yun po yung nagpapatibay sa pin. Kaya hindi po basta-basta matanggal. So nakasilt po talaga siya. So nilagyan ko ng tingga ang bawat gilid para pampatibay po yan, hindi agad-agad masira. At nilagyan ko rin ng plugs para pag nilagay ang charging pin, madali siya mailagay. So hanap po tayo ng pamalit. So marami pong klase ang charging pin. So dito naman 5 pins po ang charging pin butterfly. So pabaliktad po ito, hindi pwedeng iba ang ilagay. Pwede naman ang iba i-convert, pero ang nilagay po natin ito ay parehas na parehas po talaga para matibay po ang pagkakagawa. So sobrang takot po dito ang may-ari, dinala ka agad. So sa ano lang po namin, sa kalugar ko lang po, dinala po dito sa akin. Kabang-kaba po yung may-ari nito at ang sabi po talaga sa akin, kawawa daw talaga ang cellphone niya. Buti na lang naabutan pa niya na nag-uusok-usok. So napaka delikado po talaga. Dapat ingatan po talaga ang pag-charge. So yun po yung main tips natin, huwag po kayo mag-charge na magdamagan kasi possible na masira po talaga ang unit or baka mamaya madisgrasya niyo pa ang inyong bahay. Kasi pwede po talagang ma-explode at masunog ito. Dapat mag-charge 3 hours lang pinakamatagal. So hot air po ang ginamit ko dito. So napaka basic lang po nito. Daritso na po ito. Parang original lang din ang pagkakagawa. So ayan, naipatong na natin at nailagay. So hinangan ko rin siya. So ayan, malinis po ng pagkakagawa. So ang kailangan nito, ayan, kung napapansin, pwede nyo na hindi na hinangan. So ito hinangan ko para mas tumibay pa siya. So nilagyan ko pa siya ng tingga ang bawat gilid para mas tumibay pa siya kahit mahulog-hulog or uga-uga siya, hindi siya matatanggal basta-basta dahil marami pong tingga. So ayan guys, sobrang ganda na po ang pagkakalagay dito. So pati yung gitna, hininang ko na rin. So kahit di naman hinangin, basta na hot air natin at mayroon ng tingga, kapit na kapit na rin yun. So sa ginawa ko dito ay kinapitan ko pa ulit para mas matibay at satisfied naman ang paggawa natin at paggamit ng may-ari at hindi agad masira. So yun na guys, napalitan na natin. So yung pinaka-frame din po niya, yung pinaka-salpakan ng LCD ay nasunog din po. Buti na lang hindi nagka-board ang LCD nito. Naabutan pa niya kasi kung di, nagkataon na hindi niya naabutan, possible talaga na mas malala ang damage na mangyayari. So ayan guys, tinanggal ko yung bumukol kasi hindi po yun natin maisalpak yun ang maayos ang pinaka-charging board. So aangat po yun dahil nasunog nga talaga siya, nag-explode na yung pinaka
pinaka-plastic niya. So, ayan guys, kung napapansin nyo, naikabit mo na po siya. Pati po yung frame, ayan, frame ng speaker, nasunog po talaga siya. Bawasan po natin yan kasi kailangan mabawasan yan para maipit ng tama. So, ayan, ikabit na natin, lagyan natin ang screw, at iti-test natin mamaya kung gumana ba siya. Hindi ko na po siya tinister kanina dahil buhay naman ang unit. So, idiretso ko na sa paglalagay. Idiretso ko na pagpalit ng charging pin. So, yun po yung mga tips natin guys. Mga basic steps na sundan nyo lang. So, ayan guys, kung napapansin nyo, medyo nailagay na natin ng tama ang pinaka-charging pin. So, meron po yung gitna. Ngayon, pag nasunog po talaga yan, hindi na talaga maipasok. So, pati yung plastic, para guys, ayan, natunaw po yung plastic niya sa likod. So, bawasan na rin po natin yan para maipit natin ng tama at hindi aangat. So, ayan, ikabit na natin muna. At mamaya, iti-test mo natin kung gumana ba yung ginawa natin. So, connected po yan sa fingerprint. So, kailangan po maibalik yan para hindi mawala ang fingerprint. So, ayan guys, naikabit na natin. Tapos, iti-test natin kung gumana ba yung ginawa natin. So, ang nilagay ko pong charging pin ay original, brand new. Parehas na parehas po yan, hindi nag-i-convert. Kasi, pwede ito i-convert kasi lang mas madali masira kapag convert. Ang ilagay po sa original, ayan guys, original, mas madali siya, gumana siya kaagad. Ayan, kung napapansin nyo po, nag-charge na rin siya kaagad. Ayun, lumabas po ang percentage niya. So, ang kagandahan po dito, mabilis po siya nagkarga. I-on muna natin para makita natin kung gumana ba talaga ang ginawa natin kapag nag-off. Kasi meron pong ganito, pag gumawa ka ng charging pin, pwedeng gumana siya na naka-off. Pero pag naka-on naman, hindi siya gumagana. So, tingnan natin kung gumana pag naka-on. Ayan, gumana siya. So, ibig sabihin, okay na po ang pagpalit natin. Ayan guys, kung napapansin nyo po, pumasok na rin po yung pinaka-charger. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, pwede na mapasok ang charger at hindi na talaga natin maibalik yung ano niya. Kung ang kagandahan nito guys, nag 100% po siya after 30 minutes kong kinargahan. So, yan lang guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video.